mga besh, kamusta po kayo? Welcome back po sa akin channel. Pasensya na po, medyo natagalan ako mag-upload ulit. Ngayon lang kasi medyo naging tahimik, kaya nakapag-vlog ako. In today's video, pag-usapan naman po natin yung mga halamang stress-free when it comes to variegation. Ibig po sabihin, ito yung mga halaman na with stable variegation, kaya hindi nyo na po problema yung pagpuputol o palipat-lipat ng pwesto ng halaman nyo para po mapanatili yung kanilang ganda. I'm not a plant expert, I'm just a plant enthusiast. Kung ano po yung mga ibabahagi ko ngayon ay based only sa aking na research at based po sa aking experience. Maraming po nagkakagusto ngayon sa mga variegated plants. Very popular nga po ito. Merong mura, merong mahal. At sabi nga nila, hindi kumpleto yung pagiging plantita at plantito nyo pag wala po kayo nito. Kasi may mabibili ka naman mga 100 pesos. Meron naman sobrang mahal na umaabot pa yata ng 100,000. Depende sa popularity at demand at sa heavy ng variegation. Yun lang nakakalungkot pag bumili ka ng sobrang mahal na halaman after a few months na pagkabili mo dahil sa iba yung lokasyon mo at iba rin yung klima, ayan, nagbabago, nagre-revert. So, ano pa yung mga worth na bilhin na siguradong stress-free ka pag ito ang binili mo? Ang una pong halaman na with stable variegation at worth na bilhin ay ito pong mga milk confetti. Confetti ay family po ito ng syngonium at kinukonsider to as a rare plant. Ang price range niya po nasa 1,000 to 5,000, depende po ito sa laki, lago, popularity at demand. Pwede po mabago yung price niya po ha, mga after ilang months lang po baka pwede na rin pong bumaba yan. At ang kagandahan dito sa halaman na ito, ang lamig po sa mata ng kanyang mga dahon. May shade po ito ng green na may pagka-cream na may mga pink patches. And aside po na aside po sa may stable variegation ito, madali lang din po itong alagaan. Indirect light lang po at gusto lang po ito ng moisture but not wet. Our next plant na with stable variegation ay isa sa wishlist ko. Ito pong philodendron Ring of Fire. Ganda rin po yung dahon nitong philodendron Ring of Fire. Kung mapapansin nyo, I think may mabibili kang natura kung mga 800 to 1,000 na pinakamura niya sa ngayon. At medyo may pagkamahal pa rin, lalo na kung mga bigger na dahon nito. Ang kulay naman po ng dahon nito, nag-range po ito sa white cream from light to dark green, yan, orange to fire red. At sinasabi nga po ito, or pinaniniwalaan na ito ay hybrid between Philo tortum and Philo wendelandi. Correct na lang po kung mali ang pag-pronounce ko ng pangalan na ito. Tinawag to na Ring of Fire. Tinawag po itong Ring of Fire kasi nga po it grows like a rosette fire formation. Di ba pa ring? Kaya Ring of Fire. Pero dati po ang pangalan nito ay Henderson's Prime. Next plant naman po ay family ng Monstera na with stable variegation. Ito po yung Monstera Sandeliana. Lipat po muna ako dito kasi medyo maaraw na dun sa aking pwesto kanina. Anyway, ito po Monstera Sandeliana ay kinukonsidered po as a rare exotic aroid climber. At perfect nga po itong indoor and outdoor. At kung meron din po kayong ginagawang setup na bang vertical garden, maganda pong ilagay nyo to sa listahan ng halamang gusto nyo pong ilagay sa inyong vertical garden setup. Ang kulay po ng dahon nito, kung mapapansin nyo, ay dark green na elongated. Tapos may mga patches lang po siya ng white stripe. Yung iba magkakaroon po ng heavy variegation. Kaya lang itong sa akin, hindi masyadong maganda yung, or wala siyang heavy variegation. Pero at least, may mga patches pa rin naman ng white. Hindi nawawala yung variegation niya. Yun lang po yung mapapansin nyo dun po sa mga halamang nababanggit ko. Nagkakaiba lang po ang price niyan. Depende po sa variegation. Kung medyo hindi po maganda or konti na yung variegation, mas cheaper. Pero pag sobrang laki or maganda or may tinatawag pa silang premium variegation, ayan, mas mahal po yung halaman na ganito. Makikita mo niya po kung maganda yung variegation ng isang halaman niyo dito daw po sa kanilang stem. Yan, kung gaano kadami yung variegation, dito nyo titignan. Yan, dyan. Yan, pag iyan po ay nag pure green
Ayan, konti lang yung pagka-white. Ibig sabihin, konti lang yung white na lalabas dun sa dahon niya, katulad nito. Ayan, makikita nyo to. Konti lang yung wala masyadong white. Pero dito, at least, meron. May white stripe. Tingnan nyo yung variegation. Diba? Maganda. So, yun lang po yung na-share sa akin. Diyan nyo po makikita kung gano'ng kaganda yung variegation na lalabas. Gano'ng ka-dami or gano'ng ka-heavy yung variegation. Ito po mga Monstera Sandaliana. Gusto naman po nito ng mataas ang humidity. Humidity po, it means po yung amount of water in the air, sa hangin po. Kaya pag medyo mababa po yung humidity, mas maganda gumawa na lang po kayo ng setup na yung pebbles po, tapos ipapatong yung pot doon. Pero hindi dapat nakalubog yung yung pot sa mismong tubig, ha, kasi naman baka magkaroon ng root at mababad naman sa water itong Monstera Sandaliana natin. Or kung meron kayong humidifier, better po kung meron po kayo nito dahil sobrang init po ngayon eh. Yan po yung problema natin sa mga halaman ngayong gusto na mataas ang humidity. Itong susunod na halaman po ay hindi naman to kabilang sa sobrang mahal na halaman ngayon. I'm sure ma-afford nyo itong bilhin. At ito ay family po ng Calathea or Calathea. Ano man ang tawag natin dyan ay pareho lang po tama. Ito po yung Calathea White Fusion. Calathea Fusion ay kabilang po sa family ng prayer plant. Ayan, medyo mahirap lang alagaan itong mga prayer plant na ito. No? Pero ang kagandahan naman sa kanya, hindi naman po nawawala yung variegation ng halaman nito. Yun lang, kung mapapansin nyo yung dahon po nito ay green na may unpredictable nga lang na white splashes. Hindi pare-pareho po yung laki ng variegation sa bawat dahon niya. Yun lang po din, yun lang sa prayer plant lang po. Pag nakuha nyo naman po yung creatine nito, ay naku, umaabot daw po ito ng decades, na more than 10 years po. Sana yung mga prayer plant ko tumagal ng 10 years, ano. Kasi nga, sobrang arte nga po nito eh. Pero yun nga, lalo na sa klima natin ngayon na sobrang init, mapapansin nyo, minsan nagtitiklopan yung dahon niya dahil pinipreserve niya yung moisture na meron siya. Yun po yung base sa aking na-research nyo. Kaya po tumitiklop yung mga dahon po ng mga Calathea. At ito po, gusto rin po nito ng mataas ng humidity, kaya mas maganda kung meron kayong humidifier o gumawa kayo ng DIY humidifier na katulad po na sinabi ko kanina. Next plant with stable variegation ay ito naman po, I am sure magugustuhan nyo. Kung meron kayong traveler's palm at naalagaan nyo, I'm sure kayo rin pong alagaan itong Musa AA or Musa Florida or tinatawag din pong variegated banana. Variegated banana sinasabi ko, hindi po ito yung variegated banana na nakikita nyo sa garden shop na may mga yellow stripe. Iba po ito, no? Ito po ay may white stripe. At kung napalagoon nyo po yung traveler's palm, ito I'm sure kaya nyo rin po palaguin at paramihin. Madali lang po magparami nito. Yun lang, sobrang mahal nga lang po nito ngayon sa Pilipinas. I think ang mga nasa 2 feet or 3 feet nito nasa 25,000 or minsan 50,000 po. Depende rin kasi sa dami na nagbebenta ngayon eh. Kung kukunti lang pinagbebenta, mas mahal. Pero pag sobrang dami na rin po yung mga mabibilhan nito, I think mas magmumura na rin po itong variegated banana nito o tinatawag nilang Musa AA. I'm not sure kung Musa AA yung tamang pag-pronounce nito. At tinatawag din po itong Musa, I think Florida yung other name nitong Musa AA na po nito. Yung Musa AA or variegated banana ay namumunga din po katulad ng ibang mga saging. Variegated din po yung kanyang bunga. Hindi ko nga lang alam or not sure kung pag yung pinakabunga yung saging sa loob ba ay variegated din. Kasi wala pa pong kung nakikitang gano'n na may bunga or namunga na variegated. Wala. Usually kasi plant pa lang yung nakikita ko sa mga Facebook page. And ito, kailangan lang po na yan ng direct sunlight. Pwede nyo po ito ilagay sa direct sunlight ng 4 to 6 hours a day. Huwag lang po maghapon kasi baka po masunog yung kanyang dahon pag nababad po ito sa araw. Next plant with stable variegation ay ito ay kabilang din po ulit sa philodendron. Ito pong philodendron Brachianum silver. Gusto nyo po ng stress-free na halaman. Isa rin po ito sa gustong-gusto ko dahil continue rin po ang kanyang variegation. Hindi po nawawala. Kumbaga consistent yung kanyang kulay.
At kung mapapansin nyo, itong dahon nito ay olive green naman po na mayroong tawag dito yung shade ng silver. Kaya po tinawag siyang silver branchiano. At ito po, ayaw po ito ng direct sunlight. Masusunog po yung dahon niya kasi yung sa akin nasunog kasi na ano siya ng sikat ng araw. At ito po ay can grow into multiple forms nga daw po. Ang sabi nila, para siyang pwede siyang epiphyte katulad ng mga dito yung mga orchids, katulad ng mga bromelias, na it can grow sa ibang halaman. Kumbaga, i-attach mo siya dun sa puno. Yan, gagapang na po yan. Katulad ng mga climber din po ito, epiphyte. Pwede din po itong tawag po, sabi nila, hemiphyte, at napaka terrestrial din po itong halaman nito. Kaya, ang ganda po, worth it to buy po yung mga halaman na Branchianum. Kaya maganda po, collect. Now, let's go back to Branchianum kasi na-distract ako dun sa bubuli pala kanina. Ito po ay may consistent yung pag-ano niya, yung variegation niya. Kaya maganda rin po itong i-collect. Actually, hindi rin naman ito mahirap alagaan. Huwag na nga lang po, huwag nyo talagang ida-direct sunlight. Ano ba itong dahon? Huwag nyo lang po ilalagay sa direct sunlight kasi masusunog po talaga yung dahon nito. Kasi yung sa akin nga, katulad na sabi ko kanina, nag-brown yung mga edges. So, nilalagay ko lang dyan dito sa may parang, ayan yung may canopy dito. Ayan, tapos yung mga malalaking halaman ko para natatabingan siya. Kasi mayroong ibang variegated plants na kaya ng direct sunlight. Pero ito pong Branchianum, hindi niya po kaya ng direct sunlight. Kailangan po talaga bright indirect light lang po. Na halaman po ay pricey until now. Hindi ko pa rin siya mabili hanggang ngayon kasi sobrang mahal pa rin po niya sa garden shop. Ayan, saka sa mga ibang supplier. Ito pong Monstera Thai Constellation. Sa aking na-research, isa nga po ito sa may magandang variegation at may stable variegation. Ayan, nasabi nga po nila. I think ilan yung mga nabasa ko? 3, tapos mga napapanood ko, puro when it comes to stable variegation, Monstera Thai Constellation nga daw po ang magandang i-collect nyo. Compare dun sa Monstera Albo at Monstera Borsi. Eh, gusto ko pa sana bumili ng Monstera Borsi. Parang nag-iba yata yung isip ko. Monstera Thai Constellation na lang siguro yung gusto kong unahing magkaroon ako kasi ito yung stable variegation. At dun sa halaman na ito, ang gusto naman po nito ay indirect light lang din po. Huwag nyo din pong yan, isasabak sa direct sun kasi masusunog po ang kanyang dahon. Ang dahon naman po nito ay may yellow green, minsan naman po may pagka white green. At makikita mo yung ganda ng kanyang dahon dun sa fenestration po talaga, no? Yung tinatawag nilang punit-punit. At lalo na pag napalaki mo ito, naparami mo ito, ay sobrang worth it nga pong bilhin dahil hindi po hindi mawawala yung variegation niya, hindi ka mag-worry na ikat, palipat-lipat, samba yung araw, liwanag, sobrang dilim, ayan, baka mawala variegation. Okay. Next plant ay family pa rin po ng Syngonium. Itong Syngonium, pink splash, ayan. Syngonium, pink splash, ayan, hindi na masyadong nabubulol, ano, kasi magkalapit eh. Alam niyo naman po, pagdating sa Syngonium, napakadali po nitong alagaan. Hindi kayo mag-worry. At sabi nga nila, isa ito sa halamang hard to kill plant. Kaya maganda pong i-collect ito. Ang kaibahan naman po nito sa milk confetti, ito naman po ay may shade ng green. Wala siyang patches ng pink. Ayun lang, ang variegation lang niya talaga parang may mga partial lang po yung pagka pink nito. At mas maganda, pumigagapangan po ito kasi ito magandang climber din po ito. Ano, kumbaga tumutubo ito pa horizontal. Yan. Itong mga Syngonium pink splash. At yun lang po, moist soil lang din po. Wag po wet soil. At kung mas maganda rin po kung ilalagyan po ito ng pool, i-miss-miss nyo din po yung pool niya para at least ma-moist din po yung gagapangan niya.
Yan lang po. Ang susunod na halaman natin with stable variegation ay ito naman po mga variegated money tree. Ito po yung variegated money tree. May iba't ibang klase ng money tree po kasi. Meron yung golden, meron yung parang ibang pagka-white niya, at meron naman yung half na green, half na yellow. Pero ito yung magandang variegated money tree na hindi nawawala yung variegation. Iba nga lang yung kulay, ha, yung pag-distribution ng variegation niya. Pero at least, hindi nawawala yung pagka-variegated po nito. Ito lang po, huwag yung ipong ilalagay sa direct sunlight kasi masusunog po yung dahon niya. Magbabrown yung mga edges, ayan, o kaya mag-yellow, unti-unting mahuhulog yung kanyang dahon. At, ayan, once a week lang din ang dinig, or make sure lang po na dry yung soil niya. Kung hindi po, maglalagas yung dahon din. At unti-unti rin po lalambot itong trunks niya pag nasobrahan kayo sa dilig. Eh, ang ganda pa naman ito, di ba? Sayang naman kung mamamatay dahil sa sobrang dilig. At isa rin po ito sa lucky plant, kaya maganda pong i-collect. Next plant naman po, ay ito sana muntik na sana ako magkaroon, kaya wala na ako ng budget noon eh. Gustong-gusto ko rin magkaroon nito. Ito po yung Jose Bono. Ito pong Jose Bono ay slow climber po or slow grower din po, sabi nga po nila. Kaya huwag ka magtataka kung ang bagal tumubo ng panibagong dahon niya. Ano. Ang variegation naman po nito ay white to lemon green. Yan, from small patches to half moon. Yan. Swerte nyo pag nag-half moon o nagkaroon ng heavy variegation itong mga Jose Bono nyo. Pero at least hindi naman nawawala yung variegation niya. Meron lang mga small patches, small variegation, pero yun nga po, sabi nga nila, ang mga price ng halaman nakadepende sa gaano kaganda yung variegation. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit sobrang mahal sa ganitong garden shop kung ganito, eh pareho lang limang Jose Bono. Kasi mas maganda yung variegation niya. Pag hindi masyado maganda yung variegation niya, mas mura po. Kaya po huwag kayong magtataka, kasi meron ako ng mga nababasa sa mga social media platform na mga ganyan, bakit ganito, si ganyan mahal, ba't sa'yo ang mura, ganito. Yun nga, pansinin nyo na lang po sa variegation dahil doon lang po nagbabari yung kanilang mga price. Jose Bono, huwag nyo din pong ilalagay yan sa direct sunlight. Pwede pong ilagay yan sa bright indirect light lang po. Kung sobrang init po sa inyo at walang shade, mas maganda po maglagay kayo ng net para po hindi masunog yung kanilang dahon. At yun lang po, laging always check yung soil, ha, para bago kayo mag-dilig, para maiwasan po yung root rot. Marami pa pong halaman na with stable variegation, mga besh, na hindi ko po na-include dito sa video na ito. Sa sobrang dami po kasi nila, baka po mapahaba yung video na ito. No? Didiscuss ko na lang po sa inyo kung gusto nyo po magkaroon ng part 2. Comment nyo lang po sa comment section kung gusto nyo po magkaroon ng part 2 nitong video na to para po sa inyong reference. Mga nabanggit kong mga halaman, alin po dito mga besh ang meron kayong variegated plants na hindi talaga nagre-revert? At kung meron bang kayong halaman na nagre-revert sa mga nabanggit kong halaman kanina, please comment down below lang po. At paano nyo rin po alagaan o ano ba yung variegated plants na wala pa kayo na gusto nyong magkaroon? Bago tayo magtapos, shoutout po muna sa ating mga plantita vloggers. Visit their channel po. Baka po magustuhan nyo dahil all about plants po ang kanilang mga content. Sila Succulent Arrangement by Rosebud Sabona, Neria Fab, at Mamsi Jemski. I hope nagustuhan nyo po itong video na to at sana po nakatulong sa inyo. Don't forget to like this video, subscribe sa akin channel, and don't forget to share na rin po sa mga plantito at plantita dyan, baka po makatulong itong video na to, lalo na dun sa mga naghahanap ng mga variegated plants. Until next time mga besh, bye and stay safe.